like, oh my god, peace. Hi, buhay, Shannon. So, I decided to do this vlog na din para masamahan nyo rin ako pagpunta ng Makati. 6 a.m. Merong biyahe dito ng point-to-point bus padiretso na doon, which is good kasi point-to-point na lang siya. So, kaya mga 5:30, lalakarin ko na siya pa no valley. Ito na yung bus. So, tatanong muna natin kung ito yung papunta na ang Zwelling Makati. Hello sir, Ayala Triangle po. So ayun guys, papunta nyo dito. Pwede naman kayo magtanong. So finally, nakababan ako sa Makati. And advice ko lang, kapag pumunta kayo dito sa Makati, make sure na may dala kayong jacket kasi sobrang lamig talaga sa bus, as in. So ayun guys, so isa sa pinakabonggang ginagustuhan ko dito sa pagpunta ng Makati is this one. Yung ano dito, yung kumbaga sa atin, di ba, may overpass o kaya yung may pedestrian lane. Dito hindi. Ang mayroon dito is underground para makatawid ka sa kabila. The heck, wait lang ha. Dana! Ito may akyatan. Ginagawa mo! Hindi ko talaga sure kung saan ako pupunta. Diyos ko, ang hirap talaga kapag mga first time ka pumunta sa mga ganitong lugar. Nakakaloka. Hindi ko alam kung saan ite. Wala bang guard mo pagkatanungan dito? Yung Zwelling Bill. Zwelling. Ayan, so hindi ko na carry, nagtanong na ako. Ah, dito lang po. Okay, salamat po. Salamat po. So yun guys, tama naman yung pinuntahan ko. So tatawid po ulit ako. So nakakatawa kasi sobrang mataas ng mga buildings and pagod na ako maglakad. Nihingal na ako. Finally guys, this is the Zwelling building. So actually kasi ang purpose ko kaya pumunta dito is because I need to process my ATM or BPO account. Anyways, this is a great experience din naman. So, here na guys! From Ano Valley to Ayala Triangle and now we're here in Zwelling Building. Oh my god, tulak-tulak. Ginagawa mo! Oh my god, that is my first time to do that. I'm here na sa BDO, which is, ito talaga yung pinaka-main purpose ko. Guys, so finally, I'm here at BDO. Dito sa Zwelling Building, Makati. So, actually, nakatutuwa ako kasi kapag pasok mo ng Zwelling Building, nakikita ka rin ganito. Kaya parang sa airport yung ginagamit din, di ba? Alakas makamang yan dito. So actually, meron silang ganyan. And then may dadaanan kang gano'n. To make sure na wala kang dalang mga something. Pati yung bag mo, ilalagay mo sa tray. Tapos dadaan yun dito. Di ba? Documentary yung vlog ko. Sabi kasi ni Ate Girl na pagtanong ako dito. So may pantry daw dito sa taas. So since pagkagising ko, nagkilos na ako ng ligo. Hindi pa ako kumakain. Nagbaon lang talaga ako ng bread. So, tignan natin. So, yun guys. So, nandito ako ngayon sa pantry. So, yun guys. Gusto ko na magpasalamat sa lahat ng subscribers ko. So, nung inopen ko kanina yung YouTube creator studio ko. So, nakita ko na na-reach ko na din yung isa requirements, which is yung 4,000 watch hours views. That's why I am very thankful for those or for all of people who watch my videos, which is nga yung nag-gather ng 68,000 views. So, maraming salamat dahil na-meet ko po yung 4,000 watch hours views. And ngayon, ang inahabol ko na lang po is yung subscribers since we have 820 subscribers. Ang subscribers ko pa lang is 200 plus. Sabi ko, it's okay, hindi ko naman siya kailangan madaliin. So, kailangan ko na lang siguro maghintay to continuous upload video. So, ngayon na-meet ko na yung watch hours views and then yung subscribers na lang. So, guys, help me. Help me na ma-monetize tayo. Hindi ko in-expect na ganito kaaga na may reach ko yung mga requirements pero maraming salamat po sa inyong lahat. So yun guys, hindi pa ako nakain. Umalis na agad ako ng bahay. So actually kasi gumising ako ng alas 4 at gumilis ako tapos umalis ako ng bahay ng alas 5 papuntang Nuvali. Kain muna tayo guys. So,
Buti na lang meron sila ditong pantry kasi di talaga ako naka... Oh, ganyan mukha ko naman. Sabi itong beauty filter. Pasasya na sa face ko talaga, Diyos ko dahil. Di ko na naalagaan ang mukha ko. Ang dami ko ng something. 2 hours later. And finally guys, tapos na tayo sa BDO and nakakuha na ako ng ATM. So, ayun, after a hassle transaction and process, ang next mission naman natin for now is hanapin yung landmark kasi doon yung terminal kung saan kasakay tayo ng bus, ang point to point again, na bababa tayo sa Nuvali. Bongga-bongga. So, ayun na yung landmark. So, hindi mo pala siya ganun kalayuan. Pero sandali, saan ako dadaan dito? So, ayun guys. So, mag-underground pass na ulit tayo. So, ayun na makikita nyo. As in, ang ganda nyo rin sa ilalim po, di ba? Bongga, may mga paintings. Makikita nyo, like, oh my god. Tuwan-tuwa ako kasi talagang ano, first time ko lang to. Sabi nga nila, hindi ka maliligaw kung marunong ka magtanong. I am the one, the way you turn, don't need a... Pasasya na, haggard-haggard na talaga ako. Kaya yun na, pag hindi maganda, huwag na mag-inarte. Darna! Ganun talaga, pag pinanganak ng ganun, mahalin mong sarili mo. Ayan, nasa rin... Nasa rin that mark. Ha? Mali ata ako na pinasuka. Baka tawala, tumawid ako sa ilalim, parang nawala. And this is the peninsula, like, oh my gosh. Pakita ko sa inyo yung peninsula. That is the peninsula. That will be your mark. Kapag pupunta kayo ng Zwelling Building, pag nakita nyo yan, ibig sabihin, malapit na kayo sa Ayala Triangle. So pwede na kayong bumaba or if ever. Nakari nyo na lang. My God! Nakakatuwa as in. Like, oh my God! I am now going to... My God, ang likot ang camera. Where's the PLDT? Design! So, ayun guys, dito tayo sa Ayala Museum. Tapos, andun na yung... The landmark. Actually, kaya gusto ko nang mahanap agad itong landmark na to, which is ayun na agad. Gusto ko siyang mahanap agad kasi gusto ko nang umuwi. Actually, maganda naman dito sa Makati, kaya lang, mas maganda dito kung meron kang kasama para makapagalagala kayo. Pero pag ikaw ka lang kasi mag-isa, tapos wala ka namang alam dito sa lugar na to. So parang, ano na? Pero sa mga gaya kong bago lang naman dito. Diyos ko, dai. I prefer to go home na lang. Next time na lang ako gagala dito. Pero napakaraming magagandang views dito. Marami kayong pwedeng pagpicturan and nakaka... Relax din talaga dito na ma-feel mo talaga yung day off mo. Pero ang init, ang sakit sa balat. Darna! Gucci! Gucci! Tatayong pera pabili niya, mamahalin siya, Diyos ko. So yun guys, ito na yung the landmarks. And then, wala na akong nakikitang underground pass. So I think ito tayo dadaan. Oh my gosh! H&M! Hello! Did you know that you're the reason why I'm here? Oh, like H&M. So, yun guys. Punta tayo sa The Landmark. Para napin yung terminal. Uuwi na tayo guys. Bongga! I love Makati. Like, ang ganda ng view. Then, yung mga people dito talaga. Tutulungan ka nila. Just don't hesitate to ask kasi there's nothing wrong naman asking if you don't know talaga yung lugar. Ayan guys, so nandito tayo ngayon sa The Landmark ng Makati. Now yung haggard talaga ako dahil. Now yung ating problem naman ngayon or yung next mission natin is hanapin naman yung terminal ng bus. Okay guys, so I asked the guard pero hindi rin siya sure kung nasaan yung terminal ng bus dito. Hahanapin ko pa ulit siya. So ito yung struggle talaga ng mga baguhan. Ba, ganun, ay! 6.5 hours later.
Guys, naliligaw na ako, shoota. Humabot ako ng EDSA. Hindi ka makita yung SM. Sabi nila, hindi daw pala sa landmark. Meron daw sa kayo sa SM. Hindi ko sure nasaan na. Kanina pa ako naghahanap. Wala ka. Ano na, nasa EDSA na ako. And guys, so galing ako dyan. And then, pero ako sa EDSA. So may mga MMDA na dito. Ayun guys, so nagkandaligaw-ligaw na talaga ako dito sa Makati. So una kasi sabi sa The Landmark, may saka yan. Tapos meron daw sa SM, which is napunta na ako sa EDSA. So ngayon, another way na tinuro sa akin is sa holiday. Sa holiday, so ngayon pupunta naman ako sa holiday kasi dito daw dadaan yung point-to-point bus. And finally guys, nahanap ko na yung terminal. So maghihintay pa ako hanggang alas 4 kasi ang first trip ng P2P is 4. So hanggang alas 4 pa pala ako dito. And 11:07 pa lang, so napakaaga pa. At buti lang talaga, nagbaon ako ng tinapa. First ko na. It's actually 3:04. So isang oras na lang. And darating na yung bus. Two hours later. Let's go. Bye po. Oh my god, naka-uwi din tayo. So yun guys, kami na tayo dito sa Nuvali and finally makapagpahinga na ako sa bahay. So pasensya na talaga kayo kung hindi na ako nagkabalag, hindi na ako nagsasalita kanina kasi sobrang pagod na ako. Tsaka kilong-hilo na rin ako sa bahay talaga. Actually masakit yung ulo ko. But anyways, let's end the video. Thank you so much for watching everyone. If you're not subscribed yet, please do subscribe. Hit the bell button for you to be notified if uploaded my new videos. As well as like, comment, and share my videos. Bye!